Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, sabi po dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Yun daw po palang pag-obey, pagsunod sa magulang, eh well-pleasing sa Lord. Pero ang interpretation po pala dito is that habang tayo po ay nasa care of our families, wala pa tayong sarili nating pamilya, let's continue to obey our parents. Honoring our parents is a lifetime calling. Ano pong ibig sabihin ng pag-o-honor? It means to respect and love them. Yung pong pag-o-obey, habang tayo po ay nasa kanilang poder, eh dapat po natin gawin. Pero pag tayo po'y wala na sa kanilang poder, hindi po natatapos ang pag-honor natin at pagre-respeto po sa ating magulang. Hoy, malakas sa palakpak! Papuri sa ating Diyos sa buhay! Praise God! Praise God! Praise God! At habang tayo po'y nakatayo, ay samahan nyo na pong buong paggalang po na basahin po natin ang salita po ng Diyos sa umagang pong ito na matatagpuan po natin in Joshua chapter 24 verses 15 or verse 15 ng New King James Version. Samahan po ninyo akong basahin sa inyo pong mga mata, ako po sa aking labi at of course, sa hinding pong mga mata, sabi po dito, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi nga po natin sabay-sabay yung huling sentence. But as for me and my house, we will serve the Lord. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po tayo umupo, siguro ay lahat po nang nanandito sa church ay magbatian po tayo. Pwede pong fist bump, pwede pong elbow bump, pwede rin pong magkamayan. At isang mapagpalang umaga. Sige po, batiin po natin yung ating mga katabi sa likod, sa harap. Good morning, a blessed day, a blessed Sunday. Welcome summer. Welcome summer na po ba? Ayan, at pwede na po tayong makaupo sa umaga pong ito. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Dito po sa ating pong mga kapatid na naririto po sa on-site sa umaga pong ito at gayon din po sa ating mga live, sa ating live streaming po sa FB, FB Live, sa GIL or Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate. Welcome po sa bawat isa. Tayo po ay dumadalo ng second service. Dito po, meron pong tatlong service na ginaganap tuwing Linggo. Dito po sa ating church sa GIL San Marcelino, Malate, kabahagi po ito o isa po ito sa churches ng District 5 Manila ng GIL dito po sa Maynila. At dito nga po ay meron po tayong ito nga po yung second service at 10:30 at mamaya pong hapon meron pa po tayong third service. At sa ating pong mga nasa FB Live at kung kayo po pwede pa at malapit lamang po dito sa lugar na ito, ay inaanyayahan po namin kayo to join us face to face. No po, dito po sa 1832 San Marcelino, Malate, Manila. Pwede pa pong humabol, pwede pa pong pumunta ngayong pong umaga sa ating pong gawain ngayong second service. Tunay nga po isang pribilehiyo na ako po ay makatayo po sa inyong harapan. Katulad po ng nabanggit ng ating minamahal na church pastor, Pastora Shirley Menjola, at siya rin po ang ating district pastor for District 5 Manila. Siya po ay nasa bakasyon sa mga panahong ito, kaya ang inyong pong lingkod ay naatasan at nabigyan po ng pribilehiyo na tumulong muna, no po? At tumulong po upang pangunahan po ang ating church dito sa JIL San Marcelino,
Malate, pero makikita nyo po every now and then ang ating pong pastora sa ating pong midweek empowerment, kaya manood po tayo every Wednesday, ano po, one of those Wednesdays ay siya po ang magtuturo live from, ano, hindi naman live, recorded from Canada. At tuwan-tuwa po tayo sapagkat safely po nakarating ang ating district pastor, church pastor, Pastora Shirley sa Canada at hindi muna natin siya abalahin. Hahayaan muna po nating mag-enjoy siya sa kanyang bakasyon, pero bagamat hindi natin siya abalahin, inassign ko pa rin po siya ng isa o dalawang Wednesday kasi mamimiss po natin siya kapag hindi po natin siya narinig. Amen po ba? Pero sa mga darating pong linggo ay patuloy po na kami po ang maghahatid po ng paglilingkod sa Panginoon dito po sa ating church at nawa ay sama-sama po tayo na paglingkuran ng ating Panginoon ng may kagalakan. Amen po ba? Masaya po bang paglingkuran ng Lord? Amen. Katulad nga po ng nabanggit natin kanina, katulad ng nabanggit po natin na sinabi po ni Joshua bago po matapos ang kanyang pamumuno sa bayang Israel, nagtalaga po siya ng isang mabigat na commitment. Commitment po na lahat po tayo ay pwedeng kumbaga maunawaan at makiisa sa commitment na ito. Pero bago po 'yan, ay gusto ko pong buksan ang ating pong pag-aaral this morning sa pamamagitan po ng pag-o-open ng bagong tema ngayong pong buwan ng March. Last February, natapos po ang tema na Arise and Build a Love-Driven Culture. Yan. Ngayong pong buwan ng March, ang focus naman po, sabi po dito sa ating slide or sa ating screen, Arise and Build a Christ-Honoring Family. Sabay-sabay nga po nating sabihin, Arise and Build a Christ-Honoring Family. Po, napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin, lalo na po ang manakakilala na po sa ating Panginoong Jesus, na ang ating pong pamilya ay laging nagbibigay ng honor, nagbibigay po ng worship, ng praise sa ating pong Diyos na dakila. At wala na pong ibang napakagandang example niyan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero bago po tayo pumunta sa bagay po na yan, ay dito po, katulad ng nabanggit po ni Joshua, ang ating pong key text for the month, ito nga pong matatagpuan sa Joshua chapter 24 verse 15, doon na lamang po ako magdidwell sa letter B, sabi po, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi po natin matatagpuan itong verse na ito sapagkat talagang si Joshua lamang ang nagtalaga o nagsabi, no, na siya at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Ganon din po kaya ang ating commitment sa ating Diyos. Malalaman po natin yan, ano po. At kabahagi po ng introduction ng ating pong pinag-aralan, ang mensahe pong ito, dun po sa last two chapters, no, ng Joshua, chapter 23 and 24, mababasa po natin yung farewell message po ni Joshua to the people of Israel. Maalala po natin, medyo review po ng konti, mula po sa Exodus, mula po sa Genesis, no? Maalala po natin from the time po na tinawag po ng ating Panginoon si Abraham para umalis po sa kanyang bayan sa Haran at pumunta po sa Kanaan, sumunod po nung mga panahong iyon si Abraham. At dahil po sa kanyang pagsunod, ang Diyos po ay nalugod sa kanyang buhay. Hindi lamang po sa pagsunod niya, sa pag-alis niya sa bayang iyon, marami pa pong patotoo ng pagsunod niya. At pinakamaganda pong kwentong nabasa natin ay nung inalay po niya ang kanyang kaisa-isang anak na hindi niya po pinagkait sa ating Diyos at napapurihan na samba ang ating Panginoon. At dahil po doon ay talagang pinangakuan si Abraham na ang kanyang lahi ay talagang magmumultiply. Hindi mabilang na lahi ang ibibigay ng Panginoon sa kanya. Singdami ng buhangin, no? Singdami ng between sa langit ang kanyang magiging descendants. Hindi po nangyari yon sa panahon ni Abraham, pero sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Isaac at si Jacob, the Lord multiplied the descendants of Abraham. Pagdating po noong panahon na si Jacob po nagkaroon ng 12 sons, na
Abraham at ang maraming tao sa mundo dahil ito pong si Joseph ay ginamit ng Panginoon sa panahon ng wag po doon, mula po sa tagtuyot at mula po sa pagkawala, no? Yung kumbaga, yung pagkaubos ng pagkain ng mga panahong yun. At dahil po doon sa kanyang ginawa, na please po, no po, yung Pharaoh nung panahong yun, kaya sabi, at nagkita ulit sila ng mga kapatid niya, nagkaroon ng pagpapatawaran, sinabi na, sige, dadalhin ko kayo ulit dito sa Ehipto, at binigyan po sila ng dedicated land at tinawag ay Goshen. No po, sa lugar na yan, mamumuhay ang pamilya ni Jacob, ang kanyang 12 anak. Pero pagkatapos po ng maraming taon, years and years, if I can remember, it tried 400 years, nagpalit po ng pamumuno at nakalimutan ang ginawang kabutihan ni Joseph. Kung bakit po, sa pagdami din po ng mga Israelita, kasi ang bilis po eh, talagang yung promise ng Lord, tinupad niya. Dumami po ang mga Israelita at nung mga panahong pong iyon, eh sabi ng mga Ehipto, naku baka mamaya, dahil mas malakas na ang mga Israelita. Silang mga alipin, give them hard labor para hindi sila kumbaga mga Egyptians. Kaya po, for more than many years, 100 years, ay nagsuffer ang bayang Israel sa pamumuno ng mga Egyptians at sila po ay na-subject to hard labor. Until one day, dumating po si Moses, tinawag po ng Panginoon ang taong ito na galing din sa kanilang lahi upang iligtas of the Bible or in the history of the world na matatagpuan po natin ang ganitong klaseng pagliligtas. Ito lang po, wala rin po tayong matatagpuan na kwento na sineparate ng Diyos dapat maliban lamang po sa kapanahunan ni Moses. At kahit ngayon, Israel with the mighty hand of God. At nung si Moses nga po, Lord, kasama na sa ating Panginoon, inatasa niya si Joshua to lead the people of Israel, the people of God, to victory, to the promised land. Si Joshua po ay nakapasok, siya po ang famous story of the Jericho Wall, na kung saan inikutan po nila ang Jericho Wall ng makailang araw at sa huling araw ay they will sound the trumpet at ang walls po ay babagsak and they can now invade the land, the promised land that God has given to them. Nawala kasi sila sa Kanaan dahil pumunta sila sa Egypt, di po ba? Pinabalik sila ng Panginoon at ang Panginoon din ang gumawa ng paraan. At sa huli pong mga talata ni Joshua, bago po siya mamatay, ay nag-iwan po siya ng mga paalala. Ito pong kinikwento ko po sa inyo, ay kinuwento rin po niya, na po, sa chapter 24 ng Joshua chapter 24, kung saan inalala niya ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Di mo po ba ang sarap alalahanin ang kabutihan ng Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Ang sarap pong pasalamatan, ang sarap pong alalahanin yung mga bagay na ginawa ng Diyos, yung mga bagay na pinatunayan po niya sa atin, kung paano niya po tayo pinagpala in the past and how was God has brought us to this place where we are today. Amen? Hindi po tayo makakarating kung nasaan tayo ngayon kung hindi po dahil sa Panginoon. Amen? Wala po tayo siguro sa lugar na ito kung hindi po dahil sa Diyos. Amen po ba? Hindi na po siguro tayo, mapakahirap po ng pandemya na ating pinagdaanan. Sabi po sa statistics, more than 70 million people all over the world died because of the COVID-19 pandemic. Andito pa rin siya,
Pero hindi na po kasing lala ng 2020-2021. Pero congratulations sapagkat tayong lahat ay naririto pa rin. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Opo, may mga tao pong nawala. Pero salamat sa Panginoon sapagkat siya po ang nagpanatili sa atin at nagbigay po ng buhay na ito. Kaya mapakasarap pong balikan ang mga dakilang bagay po na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya dito po, sa pangalawa pong bagay sa introduction, sinabi ko po dyan, sinabi po ni Joshua dito po sa kanyang farewell speech, in-urge niya yung Israelites. In-encourage niya yung mga Israelita to continue to follow the Lord. Sabi niya, magpatuloy kayo, sundin niyo ang Diyos, matakot kayo sa Kanya, fear Him, and serve Him in sincerity and in truth. Mababasa po natin yan dito po sa Joshua chapter 24, verse 14, ng New King James Version. Sabi po dito, "Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt serve the Lord." Ito po yung mga huling kataga na pinaalala po ni Joshua bago po siya mamatay. No po, parang mga huling hulhabilin. Maglingkod kayo sa Panginoon, sa Kanya lang kayo sumamba, huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi maalala po natin, kahit sila po'y pinalaya na ng ating Panginoon doon po sa bayang Israel, eh hindi po napigilan. No po, sila pa rin po ay sumamba sa Diyos-Diyosan habang sila po ay nasa gitna ng wilderness. Nung panahon po na si Moses ay ang tagal-tagal sa bundok, 40 days, sabi ng mga tao, sabi ng mga Israelita, Aaron, nasa na ba yung si Moses? Paraphrasing po. Nasa na ba yung si Moses? Ang tagal-tagal na hindi pa bumababa o hindi namin nakikita. Eh, gawan mo na kami ng Diyos na aming sasambahin. So ang sabi ni Aaron, sige itapon nyo yung inyong, tanggalin nyo lahat ng inyong mga jewelry, yung mga gold, at itapon nyo sa apoy na ito. At dun nga po, pagkatapos nilang itapon ang mga gold earrings, mga gold things na meron sila, ay nag-turn po into a calf. At yun nga po ang sinamba nila. No po? At dun po, nasaktan po ang puso talaga ng Panginoon sapagkat tinuturo po niya sa bayang Israel na siya lang ang mahalin. Siya lang ang sambahin. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami pa rin pong idols. Amen po ba? Marami pong idols sa ating heart. Iba-iba daw po yan. Alala ko po yung sabi ni Pastor Paul years back, marami daw pong idols na hindi lang yung physical idols, but even the idols in our heart, yung mga big C's. Ano po ba yon? Credit card. Career. Opo, yan po, no? Car. Ay, nagiging idol na po natin. Ano pa ba yon? Career, credit card, car. Ano po? Kondo daw, nadagdag na. Dati wala naman yung kondo. Housing, di ba? No? Marami na. Marami nang nakakaagaw. O tatanggalin ko na sa C. Eh, meron ding mga internet. No po? Ang mga, ano tawag dito? Social media. Mas matagal pa po tayo nasa social media kaysa po mag-pray. No, 10 minutes pa lang nagpe-pray, inaantok na. Pero mag-social media ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, eh okay lang, di po ba? Tamaan ng ano. Sabay-sabay po tayong i-correct ng Panginoon, ano po? Eh, ganun po, no? That's also, considered maybe an idol in our hearts. At ang panawagan po ng Panginoon ngayong pong umaga, siya lang ang ating paglingkuran. Pero dinagdagan pa po niya, serve the Lord with our families. Sabi po dito nung pangalawa, because Joshua knows that the Israelites are prone to wander from the Lord, he urged them to renew their commitment to obey Him above all other authority and to worship Him alone. Alam niya eh, kapag nawala ng contact, ay magwawander yan. May hahanapin na naman yung ibang sasambahin. May gagawin na naman ang bayang Israel para sila ay mag-worship, no, sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ni Joshua dito, Joshua showed them a commitment that did not just involve him but includes his household to serve the Lord.
Yung pong verse na nabasa natin kanina, sabi niya ganun. Di ba po sabi niya sa 14, paglingkuran natin ng Panginoon, pero sabi niya sa verse 14, 15, and if it seems evil to you, kung sa tingin niyo masama, nasa strike talaga ako pag binabasa ko tong verse na to eh. Sabi niya, bakit kaya naisip niya? Ba't kaya sabi ko, Lord, bakit ba sinasabi ni Joshua sa bayang Israel na if it seems evil to you for you to serve the Lord? No, para kasing tingin nila, eh, pinipilit siguro sila or masama ba yung paglilingkod sa Panginoon? Sabi niya ganon, choose for yourselves this day whom you will serve. Mamili po kayo. Mamili tayo kung sinong ating sasambahin. Whether the gods which our fathers served that were on the side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nagbigay po ng commitment si Joshua na ang paglilingkuran niya ay ang Diyos kasi convinced na siya. Sigurado na siya, siguradong-sigurado siya na hindi lamang siya, maging ang kanyang buong sambayan ay maglilingkod sa ating Panginoon. Tayo rin po ba'y may ganong commitment? Amen. Meron po rin ba tayong pagnanais na matagal na po tayong Kristiyano, baka tayo lang po ang Kristiyano sa ating tahanan, pero never natin na-share ang gospel sa ating pamilya. Baka never natin na-share ang gospel sa ating nanay, sa ating kapatid. Eh kasi ayaw naman nila eh. Ayaw naman nila yung sinasabi ko. Kahit po ayawan nilang sinasabi po natin, patuloy po natin itong ibahagi. Huwag po tayong titigil. Amen po. Kahit ayaw pa nila ang ating sinasabi tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, darating ang araw, makakakilala din po sila. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit nga po ba? So, bakit nga po ba binigay ni Joshua ang commitment na ito? Sapagkat, ang Diyos po talaga'y gumagamit ng individuals. No po, kayo po, alalahanin niyo po, nung tayo po'y na-born again, sino po bang ginamit ng Lord? Ako po, ang spiritual mother ko po ay ang aking nanay. No? Ang aking mama. Si mama po, dito po kami nag-umpisang mag-attend. Siya pong nag-akay sa amin. Naalala niyo po yung kwento ko? Ang aming alarm clock sa umaga ay praise and worship. Na maaga pa lang, alas 4:30 pa lang ng umaga, nagpapatugtog na ang nanay ko ng we bring the sacrifice of praise unto the house. Ang lakas-lakas, radyo pa po nun, cassette tapes. At sinasabi namin, tatapos natawag siya, mga anak, gumising na kayo, may pasok na. Sasabihin ko, ma, please po. Patahimikin mo naman po yung radyo, lalo pa niyang lalakasan. Alas 4:30 ng umaga. Kaya po yung mga lumang kanta, tandang-tanda po namin kasi alarm clock po namin yan. Nung kami po ay 12, 13 years old. At hindi po siya tumigil. May time po na nagrebelde po kaming magkapatid. Na parang pupunta kami sa church, asama niya kami, karag-karag. Nakaganyan lang kami, hindi kami nagsasalita. Hindi kami kumikibo, nakaganyan lang. Lahat nagpe-praise and worship. Pero kami parang ayaw namin, di namin feel ang corny. Until one day, kami din po ay hinipo ng Panginoon at nakakilala po sa Diyos. Bakit po? Hindi po tumigil si mama ng kaka-pray, kaka-invite, kakasama sa amin. At ngayon po, buong pamilya na po kaming naglilingkod sa Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Dati po, una po kaming tatlo, mama ko, si bunso namin, tsaka ako. Pagkatapos po si tatay nag-a-abroad, nung dumating siya, pagdating niya ng bahay, hindi po ito kasama sa outline ko, pero pinapasabi po ng Panginoon, pagdating po niya sa bahay, dati po meron po kaming iba-ibang klase ng rebulto sa bahay. Small, medium, large. Meron pa po nakapin. Meron pa po nakasuot, marami po. Pagdating po ng tatay sa bahay, galing siyang abroad, sabi niyang ganun, o ano nangyari, bakit nawala? Nagalit po siya sa mama ko. At sabi niya sa mama ko, bakit ano ginawa mo sa mga anak natin? Ang mama ko'y tahimik lang at hindi nagsalita. Nanalangin. Tuwing uuwi po ang tatay ko, lagi nagtatanong anong ginawa mo sa mga anak natin. San mo sila dinala?
And then one day after 5 years, hindi po tumigil si mama ng kaka-pray. Kasama niya po kaming nananalangin. Nagpa-family altar po kami. Nagpe-pray po kami as a family. Makakilala ang tatay ko. Alam niyo po ba kung saan na-born again ang aking tatay? Na-born again po ang aking tatay sa Saudi Arabia. At siya po ay binautismuhan sa Jordan River. Glory to God. Sige, palakpangan nga po natin ang Panginoon. Pag-uwi po niya dito, sabi niya, Mama, sabi niya, Mal, sabi niya, ako po'y nakakilala na sa Lord. At simula po noon, our lives were never the same. And for God's glory, ako po'y nakapag-asawa din ng Kristiyano. Ang aking pong kapatid ay nakapag-asawa din po ng Kristiyano. Kaya po totoo po ito sa aming buhay. As for me and my house, we will serve the Lord. Ninyo man po nakikita ang mama at papa ko, mama at tatay ko, pero sila po yung nagsiserve sa JILB niyan. Si mama po ay life group leader ng grandparents ng mga lolo't lola. Ang tatay po naman ay life group leader ng men. So talaga pong isa pong napakagandang pananaw para sa Panginoon na paglingkuran po natin. Kaya kung kayo po'y nagde-declare nito, hindi pa po nabo-born again ang inyong buong pamilya, huwag kayong titigil. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang susuko. Huwag kang titigil ng pananalangin para sa iyong pamilya. Kanina po nakinig po ako sa message ni Pastora Erla, napaka-powerful message. Sabi niya, fight for your family. Amen? Let's fight for our family. Ipaglaban po natin yan sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin at sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pagmamahal. No po, wag po tayong titigil. Darating po ang araw, makakakilala po sila. Mamaya ako na po idudugtong yung isa ko pa pong patotoo kung paano po pinagpala ang mga tito at tita ko naman na sa patuloy na pananalangin kahit po sila'y na-born again. Amen? Tuloy po natin, ano? So how do we then build a family that serves God? No? Paano po tayo magbibuild ng isang pamilya na naglilingkod po sa Panginoon? Dalawang bagay po'y naisulat ko dito. Una, we follow the characteristics of Christ to build a family that serves and loves Christ or God alone. Wala po tayong perfect example kundi po si Lord Jesus. Amen po ba? Wala po tayong perfect example kundi pong ating Panginoong Jesus at ang mga characteristics na meron siya upang yun pong ating sundan, upang tayo po'y makapaglingkod bawat membro po ng ating pamilya. No po? In the book of Ephesians chapter 5, in-exhort po dito ni Pablo, ni Apostle Paul, ang mga Ephesus, ang mga taga-Ephesus on family matters that follows the examples of Christ's characteristics na ating pong pagdadaanan today. So yun po ang ating, kumbaga, example. Yun po ang ating susundan. Pangalawa po, we build from the inside so that our family can be used effectively in the outside world. Ang pamilya po is the smallest unit of the society. Nandiyan po ba tayo? Siya po ang pinakamaliit, pero siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit po? Kung ano pong klaseng pamilya ang nabubuo sa mundo, ganun din pong klaseng society, ganun din pong klaseng church, ganun din pong klaseng nation ang mabubuo kapag po nagmula po sa mga pamilya. Ngayon po ay meron pong sinusulong, kailangan ko po itong sabihin, bilang isa pong genuine follower of the Lord Jesus Christ and genuine member of the Jesus is Lord Church. Meron pong sinusugo ngayon na isang bill na tinatawag na SOGI bill. No po, na hindi lamang po alam ng marami na may isa pong elemento o isa pong legislation doon po sa bill na yon na nagsasabi, no po, na maaring ikasira o maaring ikagulo o maaring ikaiba ng buhay ng isang pamilya. Isa po sa natatalaga po doon is kapag ikaw po ay nagkaanak, ang iyo pong anak ay mabibigyan lamang ng tamang pagpapahalag, pag-acknowledge ng kanyang gender kapag siya'y 18 years old na. Pero bago po siya ipanganak, hindi muna siya bibigyan kung siya po ba ay male or female.
So parang ito po ay hindi tama at ayon, no po, sa kautosan ng ating Panginoon, sapagkat doon pa lamang po sa Genesis, makikita po natin, God created a man and a woman. Sa paglabas pa lang sa sinipupunan ng isang nanay, alam na kung ano po, no, ang gender na yon. At dito rin po ay merong kumbaga pagkakaiba sa pamamagitan ng kumbaga ang magulang walang magiging hold kung ang anak niya eh ika nga eh may bill po doon na panghahawakan yung kumbaga hindi pwedeng makialamang pamilya sapagkat kapag nakialamang pamilya sa bagay o decision ng batang ito ay pwedeng makulong. No po. So, meron po, no, magbasa-basa po tayo, alamin po natin, sapagkat, alam nyo po, ang number one target po ng panahong ito ay pamilya. Amen po. Hindi po naman nabago eh. Even before, ang target po ng Diablo ay pamilya. Ang target po ng kaaway ay sirain ng pamilya. Ay nasulat po yan sa Bible. In the last days, di ba, mag-aawayan, children will turn from their father. Ang mga magkakapatid ay magkakaroon ng sigalot. More and more na mangyayari yan as we see the day approaching. Pero tayo pong mga Kristiyano nakakilala sa ating Panginoong Jesus, nais po ng Panginoon na manatili po tayong ilaw at asin sa mundong pong ito. Kaya po kailangan pong alam natin ang katotohanan. Amen po ba? Kailangan pong maipamuhay po natin ang katotohanan sapagkat nais ng Panginoon na tayo po at ang ating pamilya ay maging testimony para lalo pa pong mapalaganap ang salita ng Diyos. Amen po ba? Di po ba napakasarap tingnan? Sama-sama kayo. No po, kayo aalis ng bahay, sama-sama kayong pupunta sa church, sama-sama kayong sasamba. Dati na natin itong ginagawa sa dati po nating pananampalataya. Pero ngayon po, may kakaiba. May iba pong pangyayari sa buhay natin na kapag tayo po'y nag-church, hindi na po tayo yung dating maingay. Yung tipong pagkagaling sa church pero paglabas, nag-aaway agad. Amen po ba? Dahil tayo po'y binago na ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Dahil kung nasa puso po natin si Kristo na po ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi na po tayo ang dating angry Maria. No? Hindi na po tayo ang dating supladitong Juan. Ika nga, ano po? Tayo na po ay ang mga anak ng Diyos, Christ, the people called by Christ to serve Him and love Him and to share His gospel to the earth. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Kaya po, sa umaga pong ito, ay daanan lamang po natin yung characteristics ni Christ sa iba-iba pong role sa ating pong pamilya. Una po, Christ characteristics in wives and husbands. No po, dadaanan ko lamang po ito. Ano po? Ay alam ko po, napakinggan na po natin ang mga katurang ito, pero wala pong masamang magpaalala. Amen po ba? No po, mapaalala po ay maganda po sa mga maanga taong maaring makalimot katulad po nating lahat. Amen po ba? Sabi po dito in Ephesians chapter 5 verse 22 to 23, para po ma-build po natin ang isang Christ-honoring family, we have to follow how Christ built the family. What are the characteristics of our Lord Jesus Christ that would help us para tayo po lumago bilang isang membro ng isang pamilya? So katulad po ng mga asawa, wives, sabi dito, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife as also Christ is the head of the church. Tayo pong mga wives, kung paano po tayo nagsasubmit sa ating Diyos, gayon din po tayong magsubmit sa ating mga asawa. Alam nyo po, may fenomeno na sinasabi, nangyari po ito in the late 80s, na kung saan nagkaroon po ng major change sa world of work. Dati po, nung unang panahon, ng mga 70s, 60s, ang nagtatrabaho lamang po ay mga lalaki. Di po ba? At nagbago po ang panahon ng mga 80s na kung saan nabigyan po ng pagkakataon ng mga babae din po ay makapagtrabaho. No po? Makapagtrabaho, tumulong sa pamilya. At simula po nang nangyari yon, sabi po ng mga studies ng eksperto, nagbago daw po yung
ano bang tawag dito, pamumuhay ng bawat pamilya. Minsan, ang nangyayari dahil mas may trabaho si nanay kesa kay tatay, dito po na uso yung mga palabas na under desaya. Opo. Dito po na uso yung mga panahon na sa bahay lang si tatay at kung papaano na lang sabihan ni nanay kasi siya yung may trabaho, ganun na lang. Pero alam niyo po, ang salita po ng Diyos ay hindi nagbago. Hindi po siya nagbago. Years ago, 2,000 plus years ago, na ibigay na po ang mga salitang ito. Hanggang ngayon, applicable pa rin po siya kahit po nagbago ang world of work na tinatawag. Sabi po dyan, ano, wives, as wives, we continue to submit to our husband. Una pong puntong gusto kong daanan, sabi ko po dyan, accept. Tayo daw po, mga wives are called to accept our husband's leadership and not endeavor to dominate them. No, kailangan daw po nating tanggapin ang leadership po ng ating mga asawa. Eh, Sister Con, paano kung mas magaling ako? Oops! Paano kung mas magaling akong leader? Alam niyo po, with all due respect, magaling naman po talaga ang mga nanay mag-planning. Amen po ba? Diba po? Magaling po talaga ang mga nanay pagdating sa mga ganyan. Amen po ba? Pero wag pong mawawala ng ang mga lalaki, ang mga tatay sa ating pamilya, ibigay pa rin po natin ang leadership sa kanila. Paano pong pwede nating gawin? Tayo pong mga misis, pwede po nating i-suggest. Kung tayo po'y magaling talaga sa planning, i-suggest po natin, tulungan natin ang ating asawa. Ano bang tawag nyo sa inyo mga asawahan? Ito ay naisip ko. Ilatag mo ang iyong plano. Han, ito ay naisip ko, maka magandang gawin, ganito, ganito gawin natin. Ay sasabihin po ng inyong asawa, pag-iisipan ko. Tama po ba? Hindi po yan sasagot agad, sige, gawin natin. Pero sasabihin po nila, pag-iisipan ko. Give them time to think. No po? Alam niyo po, pag naintindihan po siguro talaga natin yung kaibahan ng isang lalaki sa isang babae, ma-appreciate po natin na hindi po sila katulad natin. Hindi po ba tayo pag sinabi na gagawin na, gagawin na? Tama po ba? Ang mga kalalakihan po parang, teka lang, mag-iisip muna, they will take time, they will plan out. Alam niyo po, sa 18 years na po akong kasal, natutunan ko na po ito na hintayin. Sige, kasi tayo po medyo mabilis eh. Pag sinabi kong gawin natin to, mag-iisip muna si Brother June. Dati nung unang-una, naiinip ako. Gusto ko ngayon na, gawin na natin to. Pero natutunan ko po na hindi ka na isa. Dati sarili mo lang ang iniisip mo. Dati ikaw lang ang tumatakbo mag-isa. Ngayon meron ka ng konsiderasyon. Kailangan mong kunin ang agreement ng iyong asawa at tanggapin ang kanyang leadership. Kaya pag sinabi niya, hindi natin yang gagawin. Minsan, di ba sasama loob natin? Ay, bakit? Tama ito. Pag-usapan po ninyo. Sabihin niyo po sa kanya, sa tingin ko tama to, pero sasabihin ng asawa mo, hindi, wag mo yang ituloy. Alam niyo po, for God's glory, sa dami ng pagkakataon na sinabi po sa akin ni Brother June, sige, go, no, go. Pag sinabi niya na go, go ako. Pag sinabi niyang no, go, alam niyo po, tumatama siya. Hindi ko man po nakikita ng umpisa, pero long term, sasabihin ko sa kanya, oo nga, tama ka. Buti na lang, hindi natin tinuloy. No? Bakit po, visionary din po ang ating mga fathers. Amen po ba? Meron po silang gift na yon. Kung ang gift po ng wives ay caring, support, ang ating pong mga husbands or ang ating pong mga fathers has a gift of vision. Nakikita po nila yan. Napaplano po nila yan. Kaya ang sabi po dito, let's accept their leadership. We are called to be helpers of our husband. We are called we are helpers of them. Even if we know better, let's help them. Tulungan po natin sila. Let's pray for them. Minsan, let's inspire them by showing them our respect. Alam niyo po, mamahalin po tayo ng sobra-sobra ng ating mga asawa pag lagi pong may respect. Minsan po na ako po I stand corrected pa rin. Minsan po napapasalita po ako dahil madaldal nga po ang inyong lingkod. Pero work in progress pa po tayo. Napapasalita po tayo ng hindi tama. At pag uwi po namin ng bahay, mako-correct po ako. Ikaw naman, bakit mo naman yun sinabi? Ay, sorry naman. No, patawarin mo ko.
Noong unang panahon po, nung bago po kami mag-asawa, pag ganung pong correction, eh talaga nag-aaway po kami. Pero alam niyo po, dahil po sa kapurihan, dahil po sa kabutihan ng Panginoon, eh talaga pong binago niya po kami sa aming pong pagsasama na hindi na po kami nagtatalo. Pag sinabi na pong oo, hindi, eh susunod na lang po. Nagkakaisa po sa bagay na yun. Pag hindi po magkasundo, nananalangin. Amen? Nananalangin. Pag di kayo magkasundo, manalangin kayo. Pag iba yung pananaw ng isa sa pananaw ng isa, manalangin kayo. Lord, ano bang kalooban mo? Lord, ipakita mo po anong kalooban mo. At doon po kayo magkakahanap ng pagkakasundo. Sabi ko pa po dyan, submit to your husband, to our husband, as this is fitting to those who belong to the Lord. Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 18. No po, po, basahin po natin dyan. O yan. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Ito daw po ay katanggap-tanggap. Ito po ay tama. Ito po ay, nais ng Diyos na nakikita ang mga babaeng asawa na nagsasubmit sa ating mga asawa. No po? Alam niyo po paano sila talaga mafe-feel loved? May tinatawag po tayong five love languages. Di po ba? Alamin po natin bilang misis, ano ba yung love language ng ating asawa? Sabi po nila, a way to a man's heart is his stomach, so luto. Baka hindi lang luto ang gusto. Baka minsan ang gusto po para sila ay ma-encourage is word of affirmation. Halimbawa, sabihin po natin, ang galing mo. Di po ba? Baka tayo po mga misis, hindi po natin nasasabi yun. Na ang galing mo dun na, ang husay mo dun. No? At kung hindi yun, kung kayo po mga asawang lalaki, hindi nasasabihan ng ganun, ipanalangin nyo sa Lord. Huwag nyo pong pilitin si Mrs. Ikaw naman, di naman ako yung na-appreciate. O kaya minsan biruin nyo, appreciate mo naman ako. Madadaan po sa biro ba? Madadaan po ba sa lambing? Eh Mrs., take the cue. Pag sinabi sa inyo, appreciate mo naman ako, ikaw naman, lagi naman yan na hinahanap mo. Appreciate. Di ba? Take the cue. Ika nga, sabing ganun, appreciate mo siya. Alam niyo po, isang bagay na nabago po sa akin, hindi po ako jolly person. Hindi po ako masayahing tao. Si Brother June po ay sobrang opposite ko. So magpapatawa po yan. Pag nagpatawa po yan, part din po pala ng respect yun. And submission. Pag magpapatawa po yan, sasabihin kong corny naman. Hindi ako tatawa, magpapatawa yan. Ganito. Tapos may isang kapatiran kaming kasama, at nagsishare siyang gano'n, tawang-tawa talaga. At patuloy pa siya nagpapatawa. Parang nag-strike sa heart ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, bakit gano'n? Bakit sila natatawa? Ba't Lord, ako hindi? Lord, nananalangin ako, bukang gusto po ng aking asawa na matawa ako sa kanyang jokes, turuan mo ko, Panginoon. Alam mo, pinanalangin ko po yun. Nung umpisa po, fake. Parang mapapatawa sa suka. Ganun ako. Pinipilit ko. Pinipilit ko talaga. Alam niyo po hanggang sa naging natural. Hanggang sa naging natural. Yung tipong magtititigan lang kami, may narinig kami sa news, nagtitigan kami, natawa kami, natuto kami, magtawanan. Dahil sa pananalangin. Amen. Natututunan pala ang mga bagay na ito. Ito po'y pagpapakita rin ng respeto sa kanila. Imagine ninyo, ibang tao napapatawa nila. Ikaw na, misis, hindi. Di ba ba? Nakakalungkot naman. Di po ba? Natututunan po pala. Amen? Nandyan po tayo. Sabihin niyo sa akin, Sister Con, mababaw lang yung sinasabi mo. Alam niyo po, ang isang pamilyang masaya, ang isang pamilyang nagmamahalan, nakakapagbigay kagalakan at kapurihan sa ating Diyos. Amen? Kaya find ways for your family to be happy in light of the Lord's blessing. Meron pa pong pangalawa. Sorry po, ang daldal ko po. Dito naman po, babawi naman po mga husbands. Ephesians chapter 5, verse 25 and 20. Husbands, love your wives. Kung magkatabi po kayo ng iyong asawa, tingnan mo po ang asawa mo. Yung mga babae, tingnan mo po yung asawa mong lalaki. Love mo ko. Sabi mong ganon, no? Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Alam niyo po ba na ang calling po sa mga asawang lalaki ay mas mataas?
patungkol po sa pagmamahal sa kanilang asawa. Alam niyo po ba yun? Iba po ang calling ng asawang lalaki. Kahit sabihin mo pong love, yung calling nila. Iba pong klaseng love ang tinuturo ng Bible kung paano nila mamahalin ang kanilang asawa. Sabi po dyan napakabigat pong calling yun. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Wow! Di po ba? Sabihin nyo, ang hirap naman ang role namin. Hindi po. Kasama nyo po si Jesus. Kasama nyo po ang ating Panginoong Jesus para turuan po tayo kung paano po natin mamahalin ang ating mga asawang babae. Sabi ko po dyan, husbands are called to be willing to sacrifice everything for her. Kasi po ba si Jesus nag-sacrifice po for the church? Amen? Ganon din po ang husbands. Must be willing to sacrifice for your wives. Kahit po mahirap minsan pakisamahan si misis, pasensya na po mga misis. Lalo na kapag kanyang dalaw, may mood swing po yan. Ipagpaumanhin nyo na po. Unawain po natin sila at yakapin po natin sila ng pagmamahal. Be willing to sacrifice everything for her. Make her well-being of primary importance. Alam nyo po minsan, sa isang mag-asawa, kaya po minsan ang babae po ay nakakaramdam ng hindi siya mahalaga. Katulad nung sinasabi ni Pastora Erla kanina, ipinagluto ka na nga, pagdating pa ng bahay, sasabihin daw ng asawang lalaki, ano ba yan? Amoy ano ka naman? Amoy sibuyas at bawang ka? Maligo ka nga? No? Ibig daw sabihin na ang sarap naman ng niluto mo. O ang sarap naman ng ganito. Kaya minsan daw po, hindi alam ng asawang lalaki, nasasaktan na yung kanyang asawang babae. Kasi hindi na-appreciate. Alam nyo po, doon po sa 5 love languages, ano po yun eh? Acts of service, receiving gifts, touch, quality time, and words of affirmation. Alam nyo po, para sa akin, hindi ko po alam kung mag-a-agree ang mga misis dito, ang pinakamasarap na pinakamagandang love language is word of affirmation and acts of service. Pag sinasabihan po tayo ng ating asawa na ang ganda mo, no, ang bait mo, ang buti mo, salamat sa pag-aalaga mo sa ating mga anak, nakakasarap po ng puso yun. No, nakakasarap po talaga, napakasarap po nun sa puso. Or acts of service. Minsan po, di ba, pag macho ang lalaki, sasabihin, ay nako, hindi ako maghuhugas ng pinggan, pang babae lang yan. Hindi po. Act of service, magpugas po, magbaga paghuhugas ng pinggan ng isang lalaki, hindi po kababaan o kababaan sa kanya. Hindi niya po nakikita, na-appreciate po yan ng kanyang asawa. Amen po ba? Minsan sasabihin, hindi trabaho ng babae yan eh. Hindi po. Yan po ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, making them a primary importance. Halimbawa, nakita po natin ang ating asawa, naglaba, nagluto, eh naiwan pa rin ng, ano yun, pinaghugasan. Siya pa rin ang gagawa. Alam nyo po ba, pag hinugasan nyo yun, ay naku, sasabihin sa inyo yung asawa niyong babae, naku, salamat. Pero mga asawang babae, wag naman din tayo pong ganito, no? Naghuhugas na, ay, wag mo kang galawin yan, hindi ka marunong maghugas. No, ibisang ganun po tayong babae po, no? Ginagawa na nga nila, tapos sasabihin pa natin, ay hindi, magulo ka rin sa kusina, wag ka dito. Eh kung gusto po nila maghugas, pabayaan nyo po sila. And i-appreciate po natin sila, pasalamatan natin sila, kahit medyo mas, kung halimbawa man, ikaw ay mas maayos kesa kay Mister, ikaw na lang mag-follow through, no? Ikaw na lang magpunas ulit after. Pero appreciate them. Appreciate them. Sabi pa po dito, care for her as he cares for his own body. Kung paano pong inaalagaan ng isang lalaki ang kanyang sarili, ganun din niyang aalagaan ang kanyang wife. Meron po ko natutunang isang learning sa isa ko pong Christian friend. Bata pa po ako nun, natutunan ko na siya. Ang lagi niya sinasabi sa akin, sabi niya, yung asawa mo ko, tuturuan mo siya na laging dapat ikaw ay mukhang maganda at maayos. Ibig sabihin, kapag ikaw daw ay maganda at maayos, maalaga daw at maayos ang pag-aasikaso sa'yo ng iyong asawa and vice versa. Tayo pong mga asawang babae, makita po natin asawa nating lalaki, yung pupunta kung saan, gusot-gusot ang t-shirt, eh wag po nating papayagan, gayon din po ang babae. Bumbaga, limbawa, mapangit na yung buhok. Yan pong si Brother June, pag medyo kumukulot na, sorry be, sasabihin ko lang to. Medyo kumukulot na yung buhok, sasabihin niya, pagupit ka na.
Ayusin mo na yung buhok mo. Bakit po? Hindi po ako na-offend. Natutuwa po ako sa kanya pag sinabi niya na yun. Kasi ibig sabihin, he cares for me. Amen po. Amen po. Minsan sabi po nila, anak daw po ang unahin. Pero sa pagkakasunod-sunod po sa mag-asawa, una po ang Diyos, pangalawa po ang asawa. Hindi po una ang Diyos, pangalawa pong anak, pangatlong asawa. Hindi po ganun ang disenyo ng pamilya o ng pagkakasunod-sunod sa Panginoon. Siyempre, love the Lord your God with all your heart, unang Panginoon. Pangalawa po doon ay ang ating pong mga asawa. Hindi po magulang. Pag tayo po may asawa na, ang pangalawa po talaga doon ay ang ating mga asawa. Let's love them with all our hearts as Christ have loved the church. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pangalawa po, no, Christ characteristics in children and parents. Lahat po ba tayo dito ay children? Hindi po ba kayo children? Lahat po ba tayo dito ay children? Lahat po tayo dito ay children? Lahat po tayo ay anak? Wala pong tawag doon? Sumulpot na lang. No po, wala pong ganun. Lahat po tayo dito ay anak. At meron din pong, katulad po ng ating Panginoong Jesus, nabanggit po dito sa Luke chapter 2 verse 51. Na si Jesus po, then he went down to Nazareth with them. Si Jesus po yung sinasabi ditong, he went down to Nazareth with his parents, with Mary and Joseph, and was obedient to them. Si Jesus po, nung siya po'y bata pa, pinakita niya po ang kanyang pagsunod sa kanyang mga magulang. Po? At sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, ito po yung maalala natin si Ate Dory, no, pag kinokorek niya po yung kanyang mga anak. Efeso 6, 1 to 3. Yan. Napakaganda pong pagtuturo, kaya isa pong magandang example talagang ating susundin. Sabi po dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Alam niyo po, nung inaaral ko tong message na ito, dalawang bagay po yung aking natutunan. Yun daw po palang pag-obey, pagsunod sa magulang, eh well-pleasing sa Lord. Pero ang interpretation po pala dito is that habang tayo po ay nasa, ano yun? Care of our families, wala pa tayong sarili nating pamilya, let's continue to obey our parents. So, may darating ang time, di naman sinasabing i-disobey mo sila, pero may pagkakataon po na tayo hihiwalay pag tayo po ay nag-asawa. Amen po ba? At may mga bagay dyan na minsan sasabihin ng nanay natin, ng tatay natin sa atin, anak, ito gawin mo. Wait lang, mama. Wait lang, papa. Meron na akong asawa. Siya na po ang kailangan kong sundin. Hindi po yung pagdi-disobey. Opo. Pero, ang sinasabi po ng Bible, so yun po, sabi ko po dyan, honor, obey your parents while they are still in your care. Habang sila po ay nasa inyong, anong tawag doon? Poder. Opo, obey them, follow them. Pag sinabing may curfew, sumunod po tayo. Pero kapag dumating po sa point na tayo po'y nag-asawa, o tayo po'y malaki na, at tayo humiwalay na, pwede pa rin naman po. Pero minsan may mga kanya-kanya po tayong desisyon na mga nanay, mga tatay, kailangan po nating tanggapin yun. Di po ba? Minsan po kasi ang mga magulang, kahit matanda na po yung anak, eh hindi po pa rin nakaka-let go. Pero wala po yun, wala pong problema. Pero sabi po dyan, yung pag-honor, honoring your parents is a lifetime calling. Can I hear an amen? Honoring our parents is a lifetime calling. Ano pong ibig sabihin ng pag-honor? It means to respect and love them. Yung pong pag-obey, habang tayo po'y nasa kanilang poder, eh dapat po nating gawin. Pero pag tayo po'y wala na sa kanilang poder, hindi po natatapos ang pag-honor natin at pagre-respeto po sa ating magulang. Na halimbawa, meron po silang sinasabi sa ating bagay. Biblical po yan, ha? Sabi po dito ay, honor your parents. Sabi po dun sa verse na binasa natin, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Dahil minsan po may tendency pa rin si nanay at si tatay sabihin sa iyo kung anong dapat gawin. Honor them by respecting them. Huwag nating pong sigawan. Ay ma, wala na naman ako dyan eh. Wala ka na naman eh. Huwag po, masakit po yun sa kanila. Amen po ba mga parents? Masakit po yun sa kanila kapag hindi po natin sila pinakikinggan. Hindi po yun pag-respect talaga sa kanila. Minsan sasabihin nila, oo, sasabihin ng
ng mga magulang natin, oo, matalino ka. Malaki ka na kasi. Kaya po sila nakakapagsalita ng ganun kasi nararamdaman po nila na hindi po natin sila ino-honor. Halimbawa po, may sasabihin sila sa atin, hindi po natin kayang tanggapin. Ako po, inaaral ko pa rin po ito. Tahimik na lang po tayo. Huwag na lang po tayong sasagot. Huwag na lang po tayong magsasalita because that's the time that we disrespect them. No po, they say that, sabi po doon, ano, obedience is constricting. Pag daw tayo sumusunod, parang tayo'y nagagapi o na napipigilan. Pero ang sinasabi po ng Bible, kapag tayo po'y sumunod, ito po'y nakaka-release. Tayo po'y nare-release, tayo po'y napapalakas. Tayo'y lalong napapagpala kapag tayo po'y sumusunod sa ating mga magulang. Kapag ino-honor po natin sila, pinakikitaan po natin ng respect at pagmamahal, lalo po nating napaparangalan ng Panginoon sa buhay po natin. Meron po akong sinama dito, love, children are also called to love one another. Sino po dito yung mga kapatid? Taas po ang kamay. Yan. Meron din siguro dito isang anak lang, ano, so walang kapatid. No po, tayo rin po itinawag mahalin ng ating kapatid. Amen po ba? Amen po ba? To love our siblings. No po, sabi po ng 1 John chapter 4 verse 20 to 21, if anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him that he who loves God must love his brother also. Kung sinasabi po natin, mahal natin ang Diyos, and yet, galit kami ni kuya eh. Di kami bati, ayoko makipagbati kay kuya. O kaya may long standing tayong galit sa ating pong mga kapatid, hindi po nais ng Diyos. Hindi po tayo tunay na makapagbibigay ng pagmamahal sa ating Diyos kung hindi po natin mamahalin ang ating mga kapatid. Saan dyan po ba yung kapatid nyo? Katabi nyo po ba? Hindi nga po, yakapin nyo nga po yung kapatid nyo. Ganun eh. Love your sisters. No po, love your brothers. No po, walang ibang magmamalasakit po sa inyo kung hindi po sila. Dahil sila po itinalaga sa inyong pamilya, hindi po nila kayo matitiis. Mamahalin at mamahalin nila po kayo. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito na po yung panghuli. Mga parents, Ephesians chapter 6 verse 4, and your fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Alam niyo po, habang inaaral ko dito, na-correct din po ako. Yung manner ko po kasi ng pagkukorek sa mga pamangkin, wala po akong anak, pero yung manner ko po ng pagkukorek sa aking mga pamangkin, eh ito pala yun. No po, yung minsan parang mapapagalitan ko sila. Ano ba kayo, mga bata kayo? Dapat ganito. Alam niyo po, habang inaaral ko ito, nagpe-pray ako at kinokorek ako ng Panginoon na anak, ganito mo sila i-correct. Minsan po kasi, di ba, ang pagkukorek sa anak, minsan pasigaw, minsan galit. No? Pero ang sinasabi po ng Bible, fathers or even parents, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Paano po ba tayo, the parents or even the titas and the titos, no, nakikishare, godparents are called to train and discipline children in the manner taught by the Bible. Disiplinahin po natin, i-train po natin ang ating mga anak o ang ating mga pamangkin ayon po sa katuruan ng mga salita ng Diyos. Minsan ako bilang tita, na-overstep ko yung parents. But God corrects us. Na hayaan natin yung mga magulang to correct their children. Pero tayo po bilang mga pamilya din, we can also help. But never overstep kung ano po at papaano po pinalalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sabi po dito in Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way that he should go. Sahin po natin sa NKJV version, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Paano po natin ititrain yung child in the way that he should go? Share the gospel, share the word of God, be an encouragement.
Kung halimbawa lumapit sa iyong anak, "Mami, nahihirapan ako sa subject ko." Imbis sa palitan, o kaya sabi niyo, "Mami, nahihirapan ako sa subject ko, bumagsak po ako." Imbis sa pagalitan po natin sila, "Bakit 80 lang ang grade mo? Bakit 85 lang? Dapat 90, dapat 95." Naku, napakahirap po. 'Di ba po? Sabihin natin, "Eh, sister ko, gusto ko kasi pinakamainam sa kanya." May paraan po paano natin sasabihin. Pwede nating sabihin na, "Anak, alam mo maganda kapag mas mataas ang grade mo. Kasi mas madali kang makakapasok sa university, mas madali kang makakapag-aral sa ganito. Tulungan natin sila, paano kita matutulungan? Anong dapat natin gawin?" Kesa sisisihin po natin sila. Kesa pagagalitan natin sila na, "Oh, bakit bumagsak?" "O dati 90 ka, bakit ngayon 89 na lang?" "One point lang eh." O, diba? Kung tayo man nakaranas nun, wag na po nating ulitin sa kanila. Bagkos, lagyan po natin ang Word of God. Kung sinasabi niya, nahirapan siya, sabi mo sa iyong anak, "Anak, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me." Kaya mo yan, anak. Di po ba? No, sasabihin, maaalala niya. Inaalala ko po yung kapatid ko, nung siya po'y grade 6, at hirap na hirap siya sa klase niya. Grade 4 yata, grade 6 ako. O grade 5 siya. Naririnig niya kasi sa bahay yung word na Psalm 121. "My help comes from the Lord." Yes, my help. Yung kanta pong yun. "From the Lord, maker of heaven and earth." Sabi niya, nung umuwi siya, nung nag-exam daw, siya kinuwento niya sa akin, ate, hindi ko talaga makakalimutan to kasi na-bless po ako sa kapatid ko. Bata pa lang po siya noon. At nung pumunta po siya, sabi niya, "Ate, alam mo," sabi niya, "nung nag-exam ako," sabi niya, "may pinaalala ang Lord sa akin." "Ano pinaalala ng Lord sa'yo?" Pinaalala niya yung kanta. Pinaalala niya, sabi ng kanta, "My help comes from the Lord." Eh, di kumanta ka. "Oo, ate, kumanta ako." Sabi niya, "Alam mo, nadalian na akong sagutan yung test." Sabi niya ganun. Di ba po, natatanim? Natatanim. Kanta lang po yun, ha? From the Word of God. "My help comes from the Lord, maker of heaven and earth." Hanggang saya na matanim. Pagdating po ng panahon, magkakaroon po sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. Pero sabi po ng Bible, let's not exasperate them. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag daw pong parang Demetro. Huwag daw pong parang sundalo. Bawal magkamali. Bawal magfail. No po? Minsan po, di ba, siguro nga po, masama naman talaga. Ang tanong ko po sa inyo, halimbawa po narinig niyong magmura po sila, ano pong reaksyon niyo? Di ba pa parang, "Ay, masama yan!" Ganun, di ba? "Oh, ano ba kayo?" Magagalit tayo agad. Pero alam niyo po, natutunan ko ngayon, iba na po pala. Pag narinig po natin silang, masama ang sinasabi po nila. Noong panahon po natin, di ba magaganon po ang bibig natin. Iba na po ang generation ngayon. Hindi na po sila ganun. No po? Ano, sasabihin niyo, "Sister Con, parang may iba kang tinuturo ah." Pero meron pong, biblical naman po, na pwede po natin silang i-correct in a manner na tama. Ito po yung sabi ng Proverbs chapter 13 verse 24. Uso pa rin po ang palo. Sabi po dito ng 13 verse 20, "He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly." Pag di daw po natin din papaluin ang ating mga anak, para rin po natin silang hindi dinidisiplina. Pero meron daw pong tamang paraan ng pagpalo. Meron po akong malapit na kaibigan na natutunan ko po to sa kanila. Pag daw po yung mga anak nila ay nagkakamali at kailangan talagang paluin, ang gagawin daw po nila, kakausapin po ang bata at sasabihin sa kanila, "Hindi tama ang ginawa mong ito. Hindi mabuti itong ginawa mo. Kaya dahil dyan sa hindi mo tamang ginawa, papaluin kita." So papasok sila sa kwarto at dun sila magpapaluan. Yung isa daw pong anak noong kaibigan po namin ito, tumatakbo daw talaga. So naghahabulan pa sila sa paluan. Kinuwento ko po ito sa aking kapatid at itinuro rin pala to sa kanilang church. Ganun po ang ginagawa. Na hindi po ba kung saan tamaan? Napapanamalo kung saan tamaan? Tamaan dito. Pag pumasok po yan ng school, ano pong nasabihin ng, pag nakita ng teacher, "Oh, bakit ka merong pantal?" "Pinalo po ako ng mami ko eh." Di po ba hindi rin magandang patotoo po sa atin? Nandyan po ba tayo?
Kaya po sabi dito, paluin po natin sila sa manner na sila po ay magkakaroon pa rin po ng respect at mauunawaan pa rin po nila kung paano po sila pwedeng matuto sa buhay na ito. Huwag daw po kung saan tamaan, pero huwag din daw pong spare. Ay, hindi po ako namamalo talaga. Minsan kailangan po yun eh. Amen po ba? Minsan po kailangan talaga. Pero let us do it properly. At sabi po ng turo nila, naturo po sa amin, huwag daw pong gagamitin ng kamay. Gumamit po ng patpat. Di ba sabi po ng Bible, rod. Rod. Use a rod. Kasi di po ba ang kamay na ito ginagamit natin magpuri sa Panginoon? Ginagamit po natin to welcome others. Pero it is the same hand that hurts. Di po ba? Kaya let's use a rod. Let that rod hurt but not our hands. Let our hands embrace our children. Let our hands make our children feel loved and accepted. Amen po. Sige nga po, palakpakan po natin ng Panginoon. Sa akin pong pagtatapos, sinummarize ko lang po yung aking na-share sa inyo that a Christ-honoring family fulfills God's calling. Ano po yung God's calling? That we live a life, no? Sabing ganun, ang calling ng bawat pamilya, as for me and my house, let us serve the Lord. Gusto nyo po ba yun? Gusto nyo po bang maisama ang yung pamilya dito po sa church? Gusto nyo po ba na kasama nyo rin silang nagpupuri sa Panginoon? Then let's pray. Let's fulfill God's calling by declaring that, Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Di ko pa mama nakikita ngayon, Panginoon, pero sa tamang panahon, sa pananalangin, didinggin mo ang aming panalangin. Amen po ba? Dati po, mama ko po ay 10 magkakapatid. At nung naborn again po si mama, siya lang po pang-4 na kapatid lang. Hindi po siya tumigil ng kakapanalangin hanggang sa yung kanya pong pang-7, yung asawa po ng pang-7 niyang kapatid na born again. Yung asawa po ng panganay niyang kapatid na born again. Hanggang nagsunod-sunod na po, may mga pinsan na rin po akong Christian. Yun po'y bunga ng pananalangin. Kaya wag po tayong susuko. Huwag po tayong susuko, hindi lang po sa ating pamilya, maging sa ating mga kamag-anak. Let's pray for them. Let's lift them up to the Lord. And let us allow them to know Christ. Let's share the gospel. Never stop sharing the word of God to them. Sabi pa po dito, sabi ko po yung kanina na pag-usapan natin, ano po, accept the leadership of your husband. A Christ-honoring family accepts wives to accept the leadership of their husband, the wife to make his wife feel loved. Sorry, the wives po, yan. Yung wives po to accept the leadership of the husband and the husband, to make his wife feel loved. No? That is a Christ-honoring family. Those Christ-honoring family instructs children with biblical truths. Hindi po kung saan-saan po tayo kumukuha at pumupulot ng ituturo. But we teach them the Word of God. Yung pong pinakamatalino, pinakatamang pagtuturo, we teach the Word of God. Amen? Sabi pa po dito, a Christ-honoring family is the one who loves parents by honoring them. Kung tayo po'y binabago sa bagay na ito, kahit sabihin pa nating mga anak, minsan kasi mali si mama eh. Hindi po talaga kalugod-lugod sa Panginoon tayo'y sumasagot. Huwag po natin, mga anak, wag na wag po natin, iiwasan po nating paiiyakin natin ang ating mga magulang. Bakit po? Masakit po yun sa puso ng Panginoon. Mga anak, anak po tayo lahat. Amen? Amen po ba? Tahimik po kayo. Amen? Let's love our parents, lalo na po kung ang parents po natin may edad na, konti na lang po buhay nila. Let's show them all the love. Love, care, devotion. Kahit minsan po makulit po sila. Di ba po pag nagkakaedad, medyo kumukulit? Paulit-ulit, pasesya na po. Di ba ba? Minsan sinabi na ganito gagawin, tapos gagawin. Ang lalambing ko na lang minsan kay mama, mama, nasabi mo na po. Okay na po, ma, okay na po. Hindi kasi anak, sabi ni mama, okay na po, okay na po. Ganoon na lang ako. Di ba ba? Kesa yung, ay nako ma. Kesa ganon. Love and respect them. Okay na po, ma. Naintindihan ko na po. Basta, siguraduhin mo, may hatid. Oo po, may hahatid po ito. Madadala po ito. Sure po yan.
Oh, di ba? Huwag ganun sila. Love them. Opo. Minsan i-treat nyo po sila. Pero mga anak, di ba yung kinakain nyo, sana nakakain din ng parents nyo. Nandyan po ba tayo? Di po ba? Baka yung kinakain natin, nakakain na tayo sa McDonald's. Pero yung nanay at tatay natin, di pa natin napakain man lang sa McDonald's. Di po ba? Paramdam po natin sa kanila because they deserve our love. Amen po. Bawa, nakakain na tayo sa isang hotel. So isang ganito, eh, si sir ko, nalibre lang ako. Work for it. Trabahuin mo na, ma, madadala kita dito. Alam niyo po, sarap sa puso ng magulang nun. Amen po ba? Amen po ba? Ang sarap sa puso ng magulang yun na sama-sama niya yung nanay niya, tatay niya, pinararamdam. Kahapon po, bumili ako, simpleng patotoo lang, bumili po ako ng hot dog sa, ano ba to, Army Navy. Eh, lagi pong pag-anon, di naman nakakalabas ng parents ko dahil nahirapan nga maglakad. Binili ko rin sila. Aba, nag-text, sabi, anak, ang sarap naman ng pagmamahal mo. Oo ba? So sabi ko, ma, masarap ba ang hot dog? Oo, anak, napakasarap. Di po ba? Simpleng ganun, masaya na sila. Amen? Tapos, isa pa po, sorry po, pinaalala ng Lord eh. Let's hug them. Let's embrace them. Di mo ba ang mga nanay, masarap pong i-embrace tayo ng mga anak natin? Mga lola, sarap pong embrace tayo ng mga apo. Amen? Let's hug them. Let's express our love. No po, let's express. Kahit sabi mo yung nanay mo, parang matigas and all. Okay lang yan. God will break their heart. Just hug them and love them. And show them. No, parang ate ko, kasi medyo nakakailang eh. Hindi, yakapin mo. Means, umpisa ka sa ano? Mag-umpisa ka sa akbay. Nayaka, umpisa ka sa akbay. Hanggang sa mayakap mo na. Amen? Love parents. Love our parents by honoring them. And finally, yearn to follow Christ. In conclusion po, sabi ko po dito, a family, ito po yung nasa, ano natin, team ngayong gabi. Ay, ngayong buwan, ngayong March. Sabi po dyan, a family that serves God together is a wonderful sight. Not just in the eyes of people, but especially in the eyes of God. So let's offer ourselves and our families to God that our service will bring glory to Him. Sabi pa po dito, but even though we serve God as a family, if we do not serve our family, we fail. Kahit po nagsaserve tayo sa church and yet we don't serve our families, we fail. Why? Sabi dito, we fail when we disrespect our parents. We fail when we fight with our siblings. We fail when we become unfaithful to our spouse and mistreat our children. No matter how actively involved we are in the church, because our family is our domestic church. So let us honor God not just by serving as a family, but also by serving our family. Let's serve our family. Amen po ba? Paglingkuran po natin sila, mahalin po natin sila, and give them the respect that is due them. Nyanyahan ko po kayong tumayo. Worlds among the stars, you're gonna take a piece of my heart if you leave. So it's two separate ways, or am I too late to say I wanna fight for what we got, 'cause I believe in family. So are we still trying, or simply